Sabi ko na sa kapatid mo yung gusto mong sabihin. Baka may pwede pa tayong ibang gawin para makumbinsi siya. Ikaw, sumanib na lang ulit ako sa'yo para makausap ko siya. Hindi. Yun na eh. Apo? Si Chris, saan yun? Ako po, Sir Sander. Sander, baka nga ho tama kayo. Baka nga ho hindi si Chris alin nasa loob ng katawan ni Cheska. Gusto ko po ulit kabuksan yung third eye ko. Para humalaman ko kung ano yung totoo. Sigurado ko naman sa gagawin mo ulit. Pag binuksan ulit natin ang third eye mo, mapapalapit ka ulit sa masama at mabuting espiritu. Ito lang po yung paraan para makita ko yung sinasabi niyo. Para malaman ko kung nasaan talaga si Cheska at si Crescent. Sige. Magdasal muna tayo bilang proteksyon. Sige, paghanda ka na, ipikit mo na mga mata mo. Buksan mo mga mata mo. Nakakakita ka na ba ulit? Crescent? Nakikita mo na ba talaga ako? Nandito ko. Crescent. Nandito si Crescent. Nandito ko. Ibig sabihin, hindi ko yung nasa loob ng katawan ni Cheska. Hindi, Crescent. Si Cheska yun. Matagal na niya kayong niluloko. Crescent, anong gagawin natin? Jay, kailangan natin umuwi. Kailangan ko makita si Cheska. Kailangan ko sabihin kay nanay ito. Sir Sander, pwede niyo huwag kaming samahan. Crescent! Crescent, saan ka ba nagpapunta? Kailangan pa nag-aalas si nanay at si tatay sa'yo. Huwag ka nang magpanggap, Cheska. Crescent, ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ano masasabi sa'yo ng lalaking yan, ha? Hindi ikaw si Crescent! Hindi ikaw ang kapatid ko! Alam ko na ang totoo, Cheska. Hindi ikaw si Crescent! Hindi ikaw ang kapatid ko! Crescent, ano ba yung pinagsasabi mo? Crescent, Cheska! Crescent, ako to si Crescent! Ako yung kakambal mo! Tama na ang arte mo, Cheska! Buking ka na! Tama si Crescent. Nagpabukas na ako ulit ng third eye ko. Nakikita ko kung sino ka talaga! Nakikita ko si Black Lady! Alam ko kung ano yung totoo! Panira ka ng plano! Crescent! Layo mo siya!
hina mo! Kapatid, tira ka na si Lucho! Hindi, bakit lumalakas yung kampana? Sasabihin ko na kay nanay lahat. Crisan. Crisan, ako na to si Crisan. Sino na sa katawan ko? At ayun si Jessica. Sa ngalan ng Diyos amang makapangyarihan! Umalis ka naman sa mga espiritu! Now! Dahil na akong tikon sa'yo! Masamang espiritu! Umalis ka na! Bumalik ka na kung saan ka galing! Pinakaalis kita at ang puro ko sa bahalaan, dinudulot ko dito! Sinasama mo lang sa Adiliba si Crisan! Sino ko ba pala yan sa kapatawad ko? Bakit yung pinagkakit sa akin yung kapatawad ko? Bumalik ka na ako sa galing! Ako ang pinagkakitawan ko! Halika na! Halika na! Halika na! Halika na! Halika na! Halika na! Sigurado na bang hindi talaga tayo nasundan ng mausa sa mga espiritu? Hindi pa sana yun. Pero hindi magtatagal, babalik din yung lakas nila. Kaya itong mga kandila na ito, makakatulong sa atin to para hindi nila tayo lapitan. Sir Santer, salamat po talaga. Sobra salamat po. Crisel, Crisan, alam nyo sa isang punto, tama rin naman si Cheske. May karapatan siya sa katawan niya.
Kaya ikaw naman, Crisel. Kailangan mo nang puntahan ang puting liwanag para maging maayos na ang lahat. Ayoko pa. Hindi ako handa. Sir Sander, huwag niyo muna akong paalisin. Wala rin naman akong magagawa eh. Nandito lang ako para magpaalala. Ikaw pa rin ang muling magdidesisyon. Pero paano si Cheska? Paano pag manggulo ulit siya? Paano pag bawiin niya ulit yung katawan niya? Si Cheska kasi, yung katawan niya, ayon sa mga espiritual na pag-aaral, yun yung tinatawag na vessel. Kaya ang bilis pasukan ng mga espiritu. Kaya tama yung concern ni Diego. Pwede pa rin bumalik si Cheska. Pwede niya pa rin mabawi yung katawan niya, kaya mag-iingat kayo. Sir Sander, maraming salamat sa tulong ninyo. Kung hindi ko dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang totoo. Okay lang yun. Sige, bago kayo umuwi, gusto mo ba munang ipasara yung third eye mo? Crescent, baka mas ligtas ka kapag ipapasara mo ulit yan. Para hindi ka na magambala ng iba pang mga espiritu, Crescent. Hindi ko na ipapasara ito, Crescent. Para mabantayan kita. Patungan ng pagmabantay mo sa akin.